Hi mga kamapli na, ito yung machine kahapon na 24 volt na nasira ko yung functional board na bali ko yung apron. So, may machine ako dito na pareho niya na K machine. Tatry natin gamitin yung functional neto kung talagang functional ang sira niya. Lahat ng papalitan ko dyan, kukunin ko dito sa machine na to. Ito, yan, itong machine na to. Kasi wala pa tong parts. Yan, kukunin ko yung parts niya dito. Ilalagay ko doon para try natin kung ano talaga yung sira niya. Pero ang dalawang ano ko, na-try ko na yung logic. Ngayon yung function. Pag yung function wala pa rin, pupunta tayo sa actuator board. Okay? Pag ganun pa rin, baka motherboard na yan or yung sensor board. Okay? Gloves lang ako. Saksak ko to para malagay natin to sa NTC. Itong machine na to, lagay natin sa NTC. I-NTC natin siya para hindi mawala yung data niya. Pupunta kayo sa hardware. So, ang gagawin nyo, yan, service mode. Tayo natin, matagal yan. Para ka nang nag-on ng machine. Kasi nagdaw 24 volts yung kahapon, hindi, wala akong magawa. Kundi palitan sana ng ano, kaso nga lang nabali. Kaya ngayon ito, meron na siyang machine na parehong K. May machine dito, kaso K2. K yun, kaya kailangan K din. Option. Tapos punta kayo sa hardware option. Tapos PNC. PNC. Pindutin nyo lang yan. Tapos confirm. Nandoon na sa yes. Pag napalitan, pag binalik niyo na yung mga motherboard niya, kagaya ng functional board, pupunta kayo uli dito para i-on. Tapos ko-compare niyo. Tapos pwede na yun uli. You know. Okay? Papatay ko na siya kasi na-yes ko na siya. Okay. Mainit yung gloves. Sa ating camera para kita lahat. Una ako munang itatry itong functional board. Low error lang naman to. Walang pyesa, so gamitin muna natin sa ibang machine. Para hindi lang siya naka-stack dito. Para marami tayong spare sa labas. Ito yung nabali ko. Masyadong sensitive. Hindi naman babae. Siya, mamaya natin siyang babalikan pag na-try na natin yung iba. Okay?
Okay. Pupunta tayo din uli sa TNC para naman i-on. Babalik ako, titignan ko lang yung minimix ko. Okay, option, hardware option. Dito na siya magkakaalaman kung tama yung aking pinalitan na functional board. Volt pa rin. Then, so ganun din. Na-try naman natin ngayon yung actuator board. Kailangan i-NTC uli natin bago natin ilagay yung actuator board. So kunin ko ng actuator board dito.
So ganun uli. Skip yung pinidot ko, hindi confirm. Tagal talaga siya, kailangan yung time mo talaga. Option. So nag-halfway na siya kanina, gandito lang. So okay na to, na ano lang to. Okay nito. Pag ganun pa rin siya, papalitan natin yan ng sensor. Power logic board, marami tayong papalitan dyan. Kasi sila-sila pare-pare yung sira. Kaya siya nagka-24 volt. Okay. Papalitan naman natin tong sensor board hanggang sa makita natin yung kung anong problema niya. Kunin naman natin to kasi itong machine na to flow error lang to. Kaya kung anong makita natin, yun ang problema niya. Itong sensor, kahit hindi mo na TNC to. Tsaka yung power logic board, wag lang yung functional at tsaka yung actuator. So wala 24 volt high. Power logic board. Siya na lang ang may isa natitira. Pero babalik ko muna yung iba. Hello? Pwede mo bang palitan yung kahit yung pump lang ng nasa station for na machine? Busy ako, Timay.
Daming machine yung pinulot eh. Oh, magpo-pull up na naman kami ni Rod. Eh, ganun talaga. Meron pa ba dyan? Marami pa, marami na ako nagawa eh. Okay. Pull up mo na lang. So ito na ang last power logic board. Pag hindi pa rin siya okay, yung motherboard na siya. Okay. Lubusin na natin. Yan, power logic board Gia. Ba, parang bago 'yon ah. Bagong refurbish. Wala na daw makuwang parts, so bumibili siya ng refurbish. Kaya ilang araw lang, isang buwan, tatlong buwan, hanggang anim na buwan sira na. Full bolt pa rin. Hindi kaya itong wire. Parang naipit siya. Talaga. Okay. Babalik ko na to. Babalik ko na yung sa dati niya. Thank you.
na po. So ibabalik ko yung actuator board. Babalik ko siya. Balik ko yung dati. Balik ko na to. Balik ko na rin to. Kailangan natin ng motherboard. Natin to.
baliktad pala eh. Balik na natin din to. Wala talaga. So kukunin natin yung functional board, motherboard na yung may sira na ito. Wala akong pampalit ng motherboard, so o-order pa tayo. Yan, hanggang dito na lang tayo mga kamakin, ha. Pinakita ko sa inyo kung paano i-check yung 24 volt, 5 volt, o kaya conductivity offset. Ilang nga papalitan mo dyan yung mga board na yun. Nang ginawa ko kanina, tinaray kong eramintong sa ibang machine para matry ko doon. Kaso ang nangyari, ayaw gumawa na. Nagto 24 volt, conductivity offset, 5 volt. So ang nangyari dyan, yung motherboard na may problema. So o-order tayo niya para palitan yung motherboard. Kasi itong machine na to, okay to. Flow arrow lang naman ang sira nito. Hindi kagaya nun, 24 volt. So motherboard ang problema niya. Okay mga kamakina, hanggang dito na lang ako. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Peace ya.